taos po sa mong pasasalamat at pagpapaumanhin niyo po na nahuli kami kasi 1, 2, 3, pang-apat na schedule po, no? After 1 hour, dapat makaalis na po rito kasi papunta pa ako sa Buanga City. May commitment ako, may meeting 7 PM tonight doon sa mga troop ng basura. But anyway, ang sinasabi ko, gusto kong mag-dialog. Pero bago ko mag-dialog, magkwento lang ako ng konti. Lalo-lalo na mga reformista ang karamihan dito. Sigurado ako merong magtatanong sa inyo. Or, merong din ilan sa inyo baka tatanungin sa mga darating na panahon. Bakit si Governor Mujib Hataman nag-file ng kanyang kandidasi samantala na nga po kami na hindi po kami tatakbo. Actually, ako from the very beginning consistent ako doon sa position na yun. At mismo po si Pangulong Aquino, ayun yung nagiging usapan namin sometimes in June of 2011 nung in-offer niya sa akin ang OIC governorship. Ang first condition na nilakad niya sa akin, dapat hindi ako tatakbo sa regional government position. At that time, ang pinagpipilian ko, either babalik ako sa Kongreso, tatakbo sa aming probinsya, or titigil ako muna at magpahinga. Dahil alam ko, napaka-challenging yung ARNM. Pero ito, ang lahat na ito ay nagbago after nung signing ng framework agreement. Nung pinirmahan to, I think before nung September. Kailan ba ang pirmahan? October 15, September pa lang, kinausap na ko ni Pangulong Aquino. Sabi niya parang magkakapirmahan tayo ng peace agreement. Pero kung tingnan mo yung roadmap, una may transitional commission, tapos merong transitional authority bago yung Bangsamoro entity pagdating ng 2016. Ang usapan namin nung buhay ni Jesse Robledo at that time, parang ang naging, hindi, magpapaliwanag lang ako, sigurado ako matatanong kayo. At mismo kayo, para hindi na kayo magtanong, sasagutin ko to. Alam niyo, from 3 times kinausap ako ni Pangulong Aquino, nung pangatlo lang ako nakumbinsi. Unang kinausap ako, nag-1-on-1 kami. Sabi ko, boss, parang hindi maganda pag tumakbo ako. Dahil nakapangako tayo. Second, nung birthday ko, September, pumunta siya. Nagpaalam siya sa akin. Sabi niya, magsasalita ba ako rito sa birthday mo? Sabi ko, boss, magbigay ka lang ng mensahe. Sabi niya, pwede ba i-anunsyo ko rito? Napapatakbuhin kita. Sabi ko, boss, wag muna. Kasi baka sasabihin ng tao, pag hindi mo mapaliwanag. Sabi ko, wag muna. Dahil hindi ko pa rin nakausap yung pamilya ko tungkol sa pagtakbo. Dahil at that time meron kaming usapan, talagang hindi po ako tatakbo, especially sa anak ko. Sabi niya, sige. Sabi ko, nung sinabi niya sige, nagpasa rin po si Pangulo doon, pero nakaramdam ang iba. So nung kinausap niya, kung mapansin niya nung nag-file ng kandidasi, hindi ako. Dahil Thursday night, tinatawag ako at nag-final kami ng usapan. Sabi ko, boss, tatanggapin mo ba at sasabihin kang sinungaling? Sabi niya, hayaan mo na ako sasabihin sinungaling basta para sa kapayapaan ko. Wala akong pwedeng papakulin. Wala akong pwedeng papatakbuhin na pwede kong kumbinsihin sa kaligatnaan na pwedeng bumaba upara dito sa peace agreement na to. And at the same time, sabi niya, bago pumanaw si Jesse Robredo, pinag-uusapan na namin kung sinong papatakbuhin, wala rin kaming napili. Ang recommendation, sabi niya ni Jesse Robredo, ay ikaw pa rin ang dapat tumakbo para wala na. But anyway, maniwala man ang tao o hindi, wala na akong magawa. Maniwala man kayo o hindi, wala rin po akong magawa. Dahil ang kapasyahan ito, sinasabi ko lang ang rason ng pagtakbo. Kailangan kong ipaliwanag ito sa inyo. Dahil kayo yung main constituents ng reform, nung sinusulong natin ang reforma sa loob ng ARNM. Hindi po natin naabot ang lahat. Pero singin ko rin naman, hindi rin pwedeng sabihin sa loob ng mahigit na 1 taon, wala tayong nagawa at wala tayong ginawa. Pero ako sabihin ko sa inyo, at sinusumpa ko to, na kung ako lang papiliin nyo ngayon pa lang, mas gusto ko ang hindi tumakbo kaysa sa tumakbo. Hindi ko na talaga gusto. Dahil meron na rin, maliban sa mga pressures,
Mahirap ang tingin ko sa loob ng 2 taon. Sa atin kaya, ako, kaya kong ipangako sa inyo ang birokrasya kaya natin paguhin. Tulad ng DepEd, mga ilang ahensya. Tingin ko sa matitirang panahon, kaya kong i-perfect ang sistema. Pero ang pinakamabigat dito, yung nasa baba. So ang pwede natin gawin dito, yung laban ng reforma, hindi ito tapos kung nakaposisyon ka. Kung hindi, ito yung pinakamabigat na laban sa mga darating na panahon. Ito rin ang pinakaayaw ko ang election. Dahil mahirap magpahalal, dahil ang ating tao hindi pa nag-mature. In fact, ngayon pa lang kanina, bago ako pumunta rito habang nasa taas ng chapter, naka-receive ako ng 2 text. Sabi niya, sayang ang pagod mo. Kahit ano pang paliwanag mo, kung wala kang pera sa Lanao del Sur, hindi ka mananalo. At ito rin ang sasabihin ko sa inyo. Mas nais kong matalo sa eleksyon kesa mamili ng boto. Yun yung titiyakin ko sa inyo. Kanina nga nag-usap-usap kami ni Moy, dahil maraming nakikiusap sa akin, dapat mamera ko. Ito, wallahi lalim. Kung ang panalo ko nakadepende sa pera na ibubuhos ko, titiyakin ko sa inyo, mas nais ko pang matalo sa eleksyon na to upang hindi masira ang sinimulan nating reforma kaysa manalo ka sa pamamagitan ng pera. At higit sa lahat ko, wala akong pera, hindi ko pinaghandaan ang eleksyon na ito. Ibig sabihin, tanggapin natin lahat na ang reforma ay hindi pa bumababa. Ang tao ay hindi pa handa magbago at ang tao ay hindi pa rin handa sa pagbabago kung sa kalaunan ay ang mangingibabaw ang kailangan ay pera. Tatanggapin mo natin yon na isang realidad. Tatanggapin natin at hayaan natin ang kasaysayan ang magbago nito kung magsawa ng tao sa pera. So, itong pag-iusap namin, pero ito ang mahalaga. Napaka-critical ang period na to, especially kung magkaroon ng comprehensive compact. Ano ba at saan tayo sa peace agreement na ito? Saan ba ang ating mga kapabayan? Isang peace agreement ba ito? Katulad nung nakaraan, or peace agreement ito ang makikinabang ang taong bayan. Pero ito mangyayari ito, sabi ko, kung kayo mismo ay handang magbago. Kahit ang Holy Quran ho nagsasabi, Inna Allah la yugayyiru ma bi qaumin hatta la yugayyiru ma bi anfusihim. Hindi babaguhin ng Allah ang kalagayan natin kung tayo mismo ay hindi handa baguhin ang ating mga sarili. So kung nais natin ng pagbabago, ako, naniniwala ako na lahat kayo ay religyoso. Higit pa akin ang pagiging religyoso nyo. Pero ang pagiging religyoso at takot sa Diyos ay hindi po selective. Hindi pinipilip. Dapat lahat ng utos ng Diyos ay susundin natin. So, halimbawa tayo, magsimula tayo sa 100, 200. Wala namang bilangan magsisimula sa 1,000,000. Ang mahalaga, magsisimula tayo sa wala. Sa isa, sa 2. Ako, naniniwala ako, meron pang tao na katulad nyo, naniniwala na posible ang reforma at posible ang pagbabago. Okay na ho yan sa akin. Ako, huwag nyong isipin kung matalo tayo yung matatalo. Ang matalo, hindi po tayo. Pero tandaan nyo, kahit ang kasaysayan ay ng mundo ay nagsisimula po sama-sama, pabuti ng pabuti. Ang mahalaga, merong 100, 200 na handa para sa pagbabago at handa para sa reforma sa ating lipunan. So yun na ang mahalaga rito. Ako, masaya na ako, makasalamuha ko kayo at handa kayo sa pagbabago. Kung hindi po handa ang iba, tanggapin po natin yun. Yun ang realidad. Pero higit sa lahat, ito ang kailangan natin. Ang tingin ko, magdasal tayo para magkaroon lamang ng isang gobernador para sa reforma, kung hindi para sa ating lahat. Ako, every ako tumatakbo ng eleksyon dahil na